Since nakuha natin siya in reverse, tapos nakita, nakuha pa natin itong message na to, ibig sabihin, medyo nag-i-struggle kayo or medyo maaari kayo makaramdam ng struggle sa buhay nyo if hindi pa ito nangyayari sa buhay nyo. So, hindi nyo naman kailangan matakot, guys, kasi bahagi naman ng buhay yung mga problema and mga challenges. Doon sa mga challenges na yon, doon tayo natututo, doon tayo tumatapang, doon tayo nagiging wise, di ba? Dahil doon sa mga experiences na yon. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong June, para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Meron tayong tatlong set ng text dito, guys. Ito yung para sa spiritual messages nyo, ito yung para sa life messages, and then ito naman yung para sa love life. Combination ng positive and negative energy, guys. General reading lang. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Kung ano na lang yung message na naka-resonate sa inyo, guys, comment down below, okay? So, unahin natin yung spiritual message for you. Protection, mga kapixie. Okay, napakaganda nitong message na to, guys. Call back your power. Cut the cords. Soul retrieval. So, kung mapapansin nyo, guys, yung kanilang, yung image, no? Lahat sila, nakaganon. Diba, nakaganon sila. So, you have to protect yourself at all cost, mga kapiksi. Syempre, unang-una, magdasal tayo, diba? Humingi tayo ng tulong at gabay para tayo ay maproteksyonan ng ating mga spirit guides. Kasi lahat tayo, mga kapiksi, mayroon tayo mga spirit guides, bawat isa sa atin, simula ng pinanganak tayo. And ang number one role nila is gabayan tayo. Kaya nga, guides, gabay, gabayan tayo, protectionan tayo, at tulungan tayo sa mga panahon ng pangailangan natin. But we also have to protect ourselves, mga kapiksi. Meron din tayong responsibilidad na protektahan yung mga sarili natin against negative energies. So, iwasan natin hanggang maaari, sa hanggang makaya natin yung mga kanigahan, yung mga katoksisihan sa buhay. Mga toxicities, mga negative na energies, mga negative na tao, negative na sitwasyon, negative na pangyayari, event, mga negative na naririnig nyo sa paligid, lahat-lahat, anything na negative, mga kapiksi, you have to protect yourself from them. I-filter nyo, guys, lahat ng pumapasok sa buhay nyo, kahit kamag-anak nyo pa yan, kaibigan nyo, mga napapanood nyo, naririnig nyo, nakikita nyo, yung mga pag-scroll-scroll nyo, guys, sa social media or whatever. Sa ngayon kasi, guys, sa panahon ngayon, nasa digital era tayo. Lahat nasa internet, diba? Lahat nasa social media. And doon, marami kang maririnig, marami kang makikita, mga fake, mga siraan. Ang bilis-bilis mag-spread, eh, diba? Ng mga chismis, ng mga marites, ng mga fake, ng mga kanigahan. Although, meron ding mga nagpa-positive, nag-share ng mga positive, pero marami kang reactive yung mga tao, lalo na pagdating sa kanigahan, mga kapiksi. So, i-filter mo yung mga ganong klase ng pangyayari sa buhay mo. And protect yourself against energy, negative energies, mga kapiksi, para hindi ka mahawa, no? Kung ano yung pinapapasok mo sa buhay mo, kapiksi, yun din yung pwede mo ma-experience. So, syempre, ayaw natin maka-experience ng kanigahan, di ba? Ikaw ba gusto mo bang maka-experience ng kanigahan sa buhay mo? Syempre, hindi, di ba? So, ikaw mismo mag-filter ng tinatanggap mo sa buhay mo. Okay? Alright. So, that's your responsibility, mga kapiksi. So, yung next naman natin, sa life messages naman ito, guys, buno tayo ng dalawa. Habang sinashuffle ko ito, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo
para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietayo@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course kay Smart Time Promo ngayong May until May 31, pwede kayo mamili kung gusto niyo ng one free pampaswerte subliminal o kaya naman 200 pesos na discount until May 31 yan guys, kaya mag-avail na kayo. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction sa mga gusto mag-manifest ng specific sa love and relationship, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. So eto guys, yung inyong life messages, no? This is parang ano to, warning, babala. Merong hindi umaayon sa plano nyo yung mga ginagawa nyo right now. So, ibig sabihin, nakaka-experience ka or maaari ka maka-experience ng mga troubles. Ito guys, problema, challenges, no? Nagkakaroon ng delay sa mga bagay na gusto mong i-manifest. In short, this is trouble, mga kapiksing. So, kung mapapansin mo, nakabaliktad yung card. Ganito yan, guys. Kapag ka hindi nakabaliktad, kapag ka ganito, ibig sabihin, smooth sailing yung buhay mo. Smooth sailing, walang problema, walang challenge, magaan, mapayapa, tahimik. Okay? Since nakuha natin siya in reverse, tapos nakuha pa natin itong message na to, ibig sabihin, medyo nag-i-struggle kayo or medyo maaari kayo makaramdam ng struggle sa buhay nyo if hindi pa ito nangyayari sa buhay nyo. So, hindi nyo naman kailangan matakot, guys, kasi bahagi naman ng buhay yung mga problema and mga challenges. Doon sa mga challenges na yun, doon tayo natututo, doon tayo tumatapang, doon tayo nagiging wise, diba? Dahil doon sa mga experiences na yun. Sa buhay, baliktad eh, diba? Nung tayo ay mga nag-aaral pa lang, ibibigay muna ni teacher yung lesson. Tapos, tsaka magkakaroon ng test or exam para malaman ni teacher kung ano yung natutunan nyo. Sa buhay, baliktad. Lesson muna. Ay, hindi. Pagsubok muna. Test muna. Challenge muna. And then, after nung test, tsaka mo malalaman yung lesson na kaakibat nun. Okay? So, you may be experiencing challenges right now, mga kapiksi. But at the end of this challenge, sa dulo nitong challenge na to, may kita mo, yung rainbow, lalabas din siya. Yung rainbow na yun, nagre-represent ng pag-asa. It signifies na tapos na yung problema. And at the end of the rainbow, ano yung nag-aantay? Pot of gold, di ba? Yung pot of gold na yun, yun yung mga blessings, yun yung mga biyaya na reward sa'yo ni universe after mong malampasan yung mga pagsubok and challenges. So, wag kayong mawala ng pag-asa or wag kayong mag-give up, guys. Kung kayo ay maka-experience ng konting problema or challenges, bahagi ng buhay yan, malalampasan nyo rin yan, mga kapiksi. Magiging ma-okay din ang lahat. So, sa mga nakaka-experience ng problems, guys, sabihin nyo lang, this too shall pass, lilipas din ito. I-comment nyo na rin sa comment section, guys. This too shall pass. Lilipas din ito, magiging ma-okay din ang lahat, okay? So, i-comment nyo yan guys sa comment section para maramdaman nyo, ma-feel nyo na magiging ma-okay din ang lahat para sa inyo. So, yung next message naman natin guys is para sa love life naman. Ito naman, ito yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay, mga partners or specific person kung ano yung gusto nilang sabihin sa inyo. Habang sinashuffle ko to guys, no, up next yung ating video course, malapit ko lang i-launch yung bagong video course natin, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. So, para yan sa mga nagdadanas ng third party situation sa kanilang relationship, mga kapisi. So, coming soon, abangan nyo na lang announcement kung kailan siya available. So, ito yung mensahe sa inyo ng iyong partner or specific person. I wish I had treated you better. I wish things could be different. So, itong person mo, meron siya mga bagay na hindi nagawa. Mga hindi magagandang bagay na nagawa sa iyo at sa relationship nyo na pinagsisisihan niya. So, sometimes, yung salitang sorry, mga kapiksi, no, mahirap sabihin or mahirap marinig from your partner or specific person. Sometimes, hindi nila masabi. Could be a lot of reasons. Pwedeng super guilty sila. Pwedeng nahihiya sila, mga kapiksi. Or pwedeng
pwedeng hindi sila lumaki sa environment na madaling magsabi ng sorry, okay? Kaya hindi nila nasasabi yon. O kaya naman, parang sometimes din dahil sa ego, no? Pag sobrang taas ng ego, kahit na alam nila na kasalanan nila, hindi talaga nila inaamin. Pero ito, even though hindi sila nagsasorry sa inyo, mga kapiksi, nararamdaman natin yung regrets. May regrets sa kanya. Ibig sabihin, nagsisisi siya. May pagsisisi, pinagsisisihan niya yung mga ginawa niya, yung pagtrato niya sa iyo. And kumbaga, parang para sa kanya, feeling niya huli na ang lahat para sa kanya. But syempre, it's never too late, no? Even if lalo na kung magkasama pa kayo, 'di ba? Pero syempre nasa sa kanya 'yon. Kung sasabihin niya to or hindi, or kung magbabago siya. Kung kayo ay nasa relationship pa, di ba? In a relationship pa, may contact man naman kayo, nag-uusap naman kayo, pwede ka naman mag-initiate ng communication with your partner or specific person. Ngayon, kung kayo ay hiwalay na, syempre medyo mahirap na ito. Pero, definitely guys, kahit ano pang status ng relationship nyo, kitang-kita dito sa mga messages na to, na yung partner mo or yung SP mo, specific person mo, is talagang merong pagsisisi deep inside them. So, if meron kayo guys na tinatanim ng mga galit dun sa specific person nyo, may mga tampo kayo or may mga hinanakit ng damdamin, it's better for you to forgive them kahit na hindi kayo makarinig ng sorry sa kanya para maibsan yung bigat ng dinadala nyo. Kasi kapag napatawad nyo sila guys, kayo naman yung gagaan yung pakiramdam. Kayo yung magbe-benefit, hindi naman sila. Sila, uusigin lang sila ng konsensya nila hanggang hindi sila nagsisorry sa inyo. Pero kayo sa loob nyo, kapag napatawad nyo na sila, gagaan yung pakiramdam nyo. Okay? Alright. So, comment down below. Meron tayong pampakonsensya subliminal, no? Kung gusto nyo talagang marinig yung salitang sorry from your specific person, i-combo nyo siya ng pampabalisa. The best na combo yun, guys. Talagang magsusorry sa inyo yung specific person nyo. Okay? So, comment down below, guys, kung saan kayo nakaresonate dito. Dito ba sa spiritual? Dito ba sa life messages? Or dito ba sa love life? Comment down below, mga kapiksi. Ito yung mga pampaswerte subliminal natin, guys. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. And click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.